Magandang gabi, ako si John William Morales na estudyante ni Ma'am Eloise, Arts at 177, at ito ang aking finals. So, nung una akong pumunta sa Arts at 177 na tungkol sa Philippine cinema, nasa isip ko, ano ba meron sa Philippine cinema? Eh, kadalasan puro love story lang yan eh, yung mga tipong sina Angel Oxine, John Lloyd, yun. So, napaka-corny, parang cheesy masyado, o kaya yung mga action na OA naman, na isang baril lang sa tao, lumilipad siya ng 30 metro. Then, yun ang una kong nasa isipan sa art sa Philippine cinema. Ngayon naman, after ng isang semester, doon ko na-realize na napaka-yaman ng ating industriya ng pelikula na mga direktor na tulad si Lino Broca, Ismael Bernal, tsaka Marilu Diaz-Abay, yung mga bago na sina Joel Lamangan, mga indie filmmaker na sina Love Diaz, magaganda ang pelikula nila. Siyempre, yung nakita natin mainstream, napaka-corny, napaka... yung madaling mabenta ba? Pero, kung titingnan mo yung laman ng mga pelikula mula noon hanggang ngayon, napaka-rich niya. Napaka-raming content. Na, gayon yung napanood ko yung Himala. Napanood ko yung Cavite, hindi film yun, na release recently, 2006 yata. Tapos, napanood ko na rin yung Anak Dalitan, mga 1950s. Naku, ang gaganda pala ng pelikula natin, no 1950s, 1960s. Nagbago ang tingin ko sa Philippine cinema. Na mula sa pagiging corny na pasentro lang siya para kumita, para may mga love story. Nag-inite ako na napakarami pala na yung mga existence natin sa ating pang-araw-araw na buhay, mga issue na tatalakay dun sa movie. Napaka rich niya na nung nakita ko, yung napanood ko yung mga pelikula nila na discuss sa klase, lahat ng mga pelikula, nagbago ako na parang I will never look at Philippine cinema the same way again, na mula sa pagiging corny na tayo pala ay may kakayahan na gumawa ng napakagandang pelikula na bumebenta hindi lang sa mundo dahil ito'y pagod siya ba, kundi itong mga pelikula na to ay may mensahe na iniiwan sa'yo na pag napanood mo ito, you will never be the same again. And I think para sa akin, ang isang magandang pelikula na pag napanood mo ang isang pelikulang maganda, you will never be the same again. May nagbabago sa'yo. Ganong kalakas ang cinema. At sa Philippine cinema, prevalent yun. Maraming napakaganda na every time napanood mo yun, meron at merong magbabago sa'yo. Dito sa ArtStud 177, Philippine Cinema, nanood kami ng mga ilang pelikulang Pilipino tulad ng Tunay na Ina, Dawn of Freedom, Anak Dalita, gawa yun mga bago mga 1960s earlier on. Tapos mula ng 70s, Baguettes, yung Floor Contemplation Story ng mga 1990s, tsaka Cavite, latest yun, indie film. Napanood din namin yung Scorpio Nights, so 1980, mga bomba film. Tsaka Himala. Napanood din namin yung kay Lino Broca na Ora pro Nobis. Sa lahat ng napanood namin, ang pinaka na minahal kong pelikula yung Anak Dalita. Ito'y isa sa mga unang pelikula na ginawa pagkatapos ng gyera ng kalawang digmaang pandaigdig. At ito ay tumutukoy sa buhay ng mga sundalo na galing sa Korean War na wala namang kinalaman ng Pilipinas. At paano nila binubuo ulit ang society mula sa pagkawasak sa gyera.
At isa sa mga setting doon ay yung mga slum areas sa paligid ng Manila Cathedral dati na durug-durug pa. At kaya ko to gustong-gusto dahil nakikita ko dito yung sitwasyon na mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. At yung nakikita ko ngayon, ngayon ko lang nakikita, eh na-realize ko na noon pa man, ganun na siya. Noon ko nakikita na yung mga problemang social, tsaka yung problemang economical na problema, tsaka yung anak dalita ay yung kanyang mga setting, meron siyang drama, meron siyang action, na napaka, parang napaka bago niya, tulad ng mga palabas ngayon, na yung kanyang topic ay parang timeless. Hindi ko naman masasabing yung timeless na dahil hindi magbabago yung problema, pero timeless dahil ito'y naranasan nating lahat na in the end pa rin, pagkatapos nung palabas, ay meron pa rin hope, na hanggang ngayon, may hope. Kaya ako ito gustong-gusto dahil sa nireflect niya yung values na pagiging Pilipino, na there is always hope amidst everything, even if everything is destroyed, nasira. At sa anak dalita, doon ko nakita yung akala ko kasi dati na ang Philippine movies ay wala. Walang kwenta. Pero napanood ko yung anak dalita, doon ko na-realize na maganda siya. Ang Philippine movie ay malaki ang potential. At nung panahon na yon na umuusbong, nasa golden age na kanga nila ang industriya ng pelikula sa Pilipinas. Sa tingin ko, ang anak dalita ang isa sa mga pinakamagandang example ng pelikulang Pilipino pagkatapos ng gera. Ang wishlist ko para sa pelikulang Pilipino, wishlist na ito yung mga gusto kong makita na marating ng ating bansa sa paggawa ng pelikula ay dumami pa ang mga pelikula na tumatakas sa iba't ibang issue. Ayoko nung yung diretsong ipapakita yung issue, pero yung medyo subtle yung dating niya. Na sa unang palabas, hindi mo siya iisipin na ganun. Pero pag pinanood mo ulit, nung ka mag-iisip na, ay, oo nga, may issue pa lang ganito. Nagsasawa na kasi ako sa mga action film, sa mga romantic comedy. Oo, maganda yung bumibenta yun. Tsaka kailangan din natin yun every once in a while. Pero magagawa rin naman natin gumawa ng mga pelikula tulad nung Manila sa Kukunan ng sa Manila sa Kukunan ng Liwanag, Manila by Night, Ora Pro Nobis, at mga iba't iba pang pelikula na tulad rin ng Anak Dalita na napakaganda. At ang isa pang naisip ko din sa wishlist natin ay dumami pa ang producer ng mga magagandang pelikula. Hindi lang yung mga major networks, tsaka hindi lang yung mga independent. Na sana gumawa rin sila ng mga pelikulang iba't iba ang tema, hindi lang puro love story na nakikita natin. At saka sana yung Philippine animation ay tuloy ang panglumago. Nakita lang naman natin na sa Walt Disney, sa DreamWorks na gumagawa ng mga animated ng movies, maraming Pilipino nagtatrabaho doon. Kailangan natin ay magkaroon tayo ng industriya dito na sila nagtatrabaho doon ay maiuwi natin dito. Hindi naman nila kailangan maging permanente dito eh. Kahit dito rin, na magamit din ng industriyang Pilipinong pelikula, ang kanilang talent, bilang Pilipino rin naman sila, sa paggawa ng pelikula animated sa Pilipinas. Ang isa pa sa aking wish para sa pelikulang Pilipino ay ang magkaroon tayo ng malawakang industriya, na pagbuhay ng industriya, na ang paggawa ng pelikula, na maibalik yung panahon na sa isang taon ay nakagawa tayo ng 60 hanggang 70 pelikula, sana maibalik yun. At hindi yung pelikula na wala lang, kundi yung pelikulang dekalidad, pelikula na may laman, at pelikula na mag-aantig sa damdamin ng tao. At sa unang-huli ay, ang gusto ko lang sa pelikulang Pilipino ay lumaki pa ito ng lumaki ng audience, lumaki yung mga nagtumatangkilik dito, at magkalaman siya na hindi yung puro pag-ibig lamang
at action lamang na usual na police at magnanakaw na storya. Kundi magkaroon ay tumakita ka niya yung mga iba't ibang issue sa ating lipunan para magawa at tayo ay magkaroon ng mamulat sa mga issue nito. Yun lamang po, magandang gabi. Ito ang aking finals para sa Art Studies 177.